Araw-araw gumagamit ang EDSA busway sina Mayet at AJ para pumasok sa trabaho sa Quezon Avenue sa Quezon City. Pero kahit sanay na, matinding pagod pa rin ang pagbuno sa mahabang lakaran at mataas na akyatan para makarating sa sakayan ng bus. Kahit po sabihin namin na araw-araw ginagawa namin yun, mahirap pa din po. Sumakyat eh, nakaingal ba? Oh, sobra po. Medyo nakakapagod nga lang kasi nga ang layo ng nilalakad namin tapos mapaakit-mababa kami sa MRT. Wala namang magawa ang senior citizen at breast cancer patient na si Priscilla kundi tiyagain ang istruktura. Kung mahinahin na ang puso, sigurado ko bibigay. Saan niyo po kinakaya yun? Eh, kailangan eh. Papunta sa busway dito sa Quezon Avenue ay mahaba-habang physical challenge ang pagdadaanan. Akyat sa MRT hanggang 4th floor kung sira ang elevator, maglalakad patawid, baba papunta sa 3rd floor, lalakad na naman pababa sa sakayan ng bus. Gumagana naman ang elevator at escalator pero marami ang pinipiling gumamit na lang ng hagdan. Mayroon ding pinaplanong isa pang elevator. So ngayon, operational itong elevator dito sa MRT Quezon Avenue. Pero marami din yung hindi na gumagamit itong elevator kasi nga mahaba yung pila tapos matagal dumating yung elevator. So kung nagmamadali iba, akyat na lang sila sa stairs. Dagdag pa sa daing na mga commuter, ang mahabang headway o oras sa pagitan ng pagdating ng mga bus, lalo kung rush hour at may issue rin ng seguridad. Nakipag-ugnayan ang Department of Transportation sa Swedish Architecture and Engineering Consultancy Company na Sweco para sa bagong disenyo ng EDSA busway. Bahagi ito ng technical assistance ng Swedish Embassy sa Pilipinas para sa pagsasaayos ng busway system. Sa rekomendasyon, kailangan mas malapad at mas mahaba ang platform kung saan maaring magsakay ang apat na bus. Single bus lane lang at hindi pwedeng mag-overtake. Lalagyan ng bubong ang entrada ng platform at doon na mismo maniningil ng pamasahe at magkakaroon ng elevator. Para sa urban transport planner na si Julius Dalay, sa unang tingin, maganda ang disenyo pero marami pang dapat sagutin. Suggestions are mostly workarounds kung ano yung meron dun sa busway. Hindi reliable yung elevator and at the same time, parang hindi mo na alam saan mo ilalagay yung elevator. Base sa disenyo, protektado ang bike lane at malapad ang sidewalk, pero nakikita ni Dalay na marami pang dapat ayusin. Halimbawa dyan ang sidewalk sa Ortigas na naharangan ng hagdan ng MRT. Ano plano? No? So maganda yung busway mo, maganda yung stasyon mo, pero yung supporting na structure mo dun sa kabilang side, eh wala, hindi inayos. Baliwala eh. Sa text message sa ABS-CBN News, sinabi ni Transportation Undersecretary Mark Stephen Pastor na nabudgetan na ang mga minor improvements sa mga istasyon. Sa ikatlo o ikaapat na bahagi ng taon, maaari umanong matapos ang minor improvements, ganun din ang reconfiguration ng traffic scheme sa PITX, pati ang paglalagay ng kaliwang pinto sa mga bus. Michael Delizo, ABS-CBN News.